Do you feel right now that sa lahat ng effort mo sa, I mean, binibigay mo naman yung best mo maybe in your career, in your business, in raising your family, in being a good person or being a good dad, a good mom, pero feeling mo limited pa rin ang resources mo. Hi, my name is Adrian Milag. I live to bless and inspire every Filipino dreamer. Nararamdaman mo na ba yun? You feel that you are limited. I mean, parang na hit mo na yung limit mo, parang na reach mo na siya at parang wala ka nang ibubuga. Hey, if you are experiencing that right now or kung yan ang nararamdaman mo ngayon, I want you to know that it's normal. Okay? It's normal. It's normal na feeling mo limited ka because you are a human being. You know, God will allow your resources. He will allow na mag parang sometimes He will allow na parang kukulangin na resources mo or feeling mo gandun lang resources mo. Why? Because ayaw ni Lord na mag-depend ka lang sa sarili mo. Because if you feel na maybe 'di ba pag parang lahat na kaya mong gawin, parang lahat ng problema na susolusyunan mo, parang bakit mo pa kailangan si Lord? Tama? Bakit mo pa kailangan yung tulong niya? Bakit mo pa kailangan na magdasal or yung faith na sinasabi? Bakit mo pa kailangan yung kung lahat naman napoprovide sa'yo, kung lahat naman nandyan para sa'yo? You see, being limited in your resources, sometimes it will humble us to depend on the true source of all our blessings, which is our one true God. And what I love about God is this, na He will allow us na mag-limit sa mga resources, but pag dumating na sa point na parang na-reach mo na yung limit mo and you are desperately praying for provision, you are desperately praying for blessings, for miracles, for healing, for, I mean, all sorts of needs na kailangan mo. If you are really desperate about God wants na gusto mong i-bless ka ni Lord, doon magpapakita si Lord ng totoong kapangyarihan niya. Doon niya ipakita sa iyo that you have a God that are so limitless. Limitless with love, limitless with blessing, limitless with grace, limitless with mercy. And alam mo, many times in my life na I've reached this point na feeling ko parang I've done my best in my job, in my marketing, in being a father or being a boyfriend or being a good person or being a preacher. But every time na feeling ko na limit, hanggang Lord, dito na lang, hanggang dito na lang ako, dumadating ako sa point na I was desperate seeking for His grace. Dumarating na lang ako sa point na may na-achieve ako na isang bagay na hindi ko akalain na ma-achieve ko. And dun ko napapatunayan na hindi na ako yun. It's my God who provide for that resources, who helped me to overcome many trials and challenges in life. Here's my message for you. You have a limitless God. Yes, our human capacity may limit us, but our God is limitless. Siya ang source sa lahat ng blessings sa buhay mo. And I want you to always seek that limitless grace of God. I hope this video blog bless and inspire you a lot. And if you want more tips and inspiration from me, punta ka lang sa website ko sa www.adrianmilag.net. Okay, at kung sa Facebook mo ito pinapanood, para lagi ka updated, gawin mo lang, click mo lang following, then see first. Okay, at kung sa YouTube mo ito pinapanood,
para lagi updated sa mga vlogs ng gagawin ko, gawin mo lang, click mo lang yung bell button sa baba ng video na to. Alright, so this been Adrian Milag. I'm praying for you always. Always remember that you have a limitless God. God bless you more abundantly.